Hi guys! Welcome dito sa Rizan Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective, your energy at this time. Slow, let me love you. Oh, Five of Cups. And the Knight of Wands in reverse. More information sa'yo. Ten of Wands. Meron kang baggage. Meron kang buhat-buhat. Mabigat. Saan galing yan? Na-left out in the cold ka. Iwanan ka. Hindi nagtitake ng action yung person mo sa'yo. Doon ang galing yan. That's why, para bang ang bigat ng buhat mo, kumaga, panay ka, isip ng problema, gano'n. No? Tapos, ang bigat ng daladala mo, yung gano'n. May manawala kasi sa'yo eh. At nanghinayang ka sa relationship. Or maybe you're a family, no? Or one of your family. Or pwedeng yung pinapangarap kong pamilya. Yung gano'n, no? Nagiging impatient ka eh. Gusto mo ng communication. Gusto mo ng message from your person. Para bang nagmamadali ka na i-message ka ng person mo. Yun yung energy mo ngayon. Tapos, ikaw na problema ka. Nagmamadali ka i-message ka ng person mo. Oh. Para bang may buhat-buhat kang cross. Yung ganyan. Bigat ng daladala mo. Tingnan po natin kung ano yung mga darating sa'yo. Ang darating, matututo ka din maging independent na hindi umasa sa message or sa yung kumustuhin ka ng person mo na matuto ka on your own. Na maging komportable ka, contented ka on your own. Na hindi ka nag-rely doon lalo emotionally, mentally, no? Na para bang palagi mong inaasahan yung message niya or inaasahan mong mag-message siya lalo na kung matagal na hindi siya nakipag-communicate sa'yo. Yung stable ka, hindi ka ng problema kahit walang communication sa'yo yung dalawa na wala kang inaasahan sa kanya. Maganda. And yung makapag-focus ka na sa sarili mong growth, yung ma-build mo yung sarili mo, na mag-improve ka. Mahirap talaga sa mga ganyan times, no? Pero, ang sasabi ko, you can do it, no? Malagpasan mo din yan, yung mga ganyan times. Mahirap yan. Pagka, yung parang lugmok na lugmok ka, down na down ka, yung iniwanan ka pa, ay, mahirap yun. Yung parang hopeless, parang ganun. Mag-focus sa sarili mo, improve yourself and your finances. Mag-grow yung income mo, abundance and comfortable life. Yan yung nag-await sa'yo. Yan yung papasok sa buhay mo. Kailangan mo ding tulungan ang sarili mo. Hindi pwedeng love yourself, no? Love yourself. Mahalin mo ang sarili mo. Mahalin mo muna ang sarili mo. Oo nga, nagmamahal ka. Pero kailangan mo mahalin yung sarili mo. Use your intuition. Balance your yourself. Your energy, no? Tulad nito, balance your energy. Hindi pwedeng magpadala ka lang sa emosyon mo, ganun. Kumbaga, mahalin mo din yung sarili mo. Ano ang mga darating sa'yo? Ang darating sa'yo? Ito. Pagka naging attractive ka na, at pag naging
independent ka na, na kaya mo na kahit wala yon, yung inaasahan mo na yon, yung person mo na yon, kahit hindi ka niya i-message, mga ganyan, ha. Pagka, maganda na yung aura mo, balance ka na, may magmamahal siya ng totoo. May magmamahal siya ng totoo. Ay, luck to. Swerte. Good luck. Good fortune. And abundance. See? Or pwedeng, it's your destiny or destined person with the wheel of fortune. Nag-attract na stability, oh. Opportunities, money, abundance, wealth. More on money to. Money, money. Ganda nga yung na-track mo, eh. Yung ibang ayaw ng pera. Maganda yung pera ang na-attract, guys. Ang lover, marami yan. Madaming tao sa mundo. Ang pera, importante yan sa buhay natin. Kahit walang lover, ganoon. Hindi naman. Pero mas importante ang pera. Yun ang mahalaga, eh. Para kumain, kailangan may pera ka. Eh, kung may lover ka, walang pagkain. Ano pa? Mas mahirap ang walang pera. Diba? There will be a new beginning. Kakaroon ng new beginning, maybe sa love life mo, may mga mag-offer na yan, ng stable person, mga ganyan, no? May mga offers na yan, cup of love. Seryoso yung offer sa'yo, hindi yung laro-laro lang, hindi yung pansamantala lang, yung ganun. Maseryosohin ka, yung magkukumit sa'yo, yung magstay sa'yo, yung gusto ka talaga makasama forever. Yung mamahalin ka talaga forever. Yung ganun. Yung totoong mamahalin ka nga. And yung ex mo, yun ang iwan sa'yo, may possibility pa makipag-reunite sa'yo. Pagka, napakasalan ka with the Four of Wands na gusto kang makasama, na magkaroon ng stability sa'yo yung dalawa. Pagka, ganito na yung energy mo. Kasi kung depressed ka, may possibility talaga, guys, na lalo pag hindi ka mahal ng isang tao, may possibility na lalayo. Iiwas. Ayaw niya. Ayaw ng depressed. Eh, maring yung person may depressed din, problemado. Eh, kung depressed ka pa, eh, pareho kayong problemado. Maghanap yun ng yung parang jolly, masiyahin, para mag-light yung mood niya. Mag-anong mood. Mag-anong. Maliban na kung mahal naman ka ng person mo, kahit depressed ka, samahan ka niya sa lahat ng oras, no? Masandalan ka niya. Masandalan mo siya. You can count on him or her. You can rely on your person pagka mahal na mahal ka niya. Pero, for information sa'yo, Ten of Pentacles and the Chariot. Driven to na bumuo ng family with you. Okay naman. Na mag-build ng family with you. Kasi para bang nangulila to. Nami-miss ka niya. Yung gano'n, with the moon. Nagiging emotional siya. Pag nag-iisa lang siya, naalala ka niya. Yung gano'n. Lalo na pagka nakaharap yan sa buwan, pag nakatingin sa buwan, na madilim ang paligid. Yung gano'n. Malungkot na siya, guys. Pag naalala ka niya. Pero hinahide niya yon. Yung reality. Para bang unstable siya. May kulang sa kanya. Kulang. No? Hindi siya buo.
hindi siya stable, hindi siya grounded without you. May missing part sa buhay niya na pinipilit niyang i-hide, no, with the moon. With the moon here, no, may moon dyan, no, sa Seven of Swords. Para bang dinideceive niya yung sarili niya, pero alam niya yun sa sarili niya na ikaw ang missing piece sa buhay niya. Ayan. Now your person wants to be in a union with you, to be in a partnership with you, na magkabati na kayong dalawa, ang magkasundo na, wala nang conflict pa between the two of you, yung magkaroon na ng balance, no, na mabalik na yung desire nyo to be together, na para bang yung may blockage, pwedeng emotion, burden, sama ng loob, mawala na yon. Kung ano man yung dahilan kung bakit kayo nag-break apart, mga ganyan. Yung mawala na yung gano'n, samaan ng loob nyo, and then mapalitan ng pagmamahal. And you will stay together. You will want to be together, to stay together. Ganyan. Yeah. Yung wala nang nag-antayan. Na matupad na yung wish niya, yung gustong-gusto niya. Which is a union with you, no? And yung mawala na tong mga blockage or yung mga hindrance, yung mga pagpipigil nyo sa sarili nyo or kung may nagpipigil sa inyo, mawala na yan. Yung makalaya na kayo sa mga restrictions, sa mga nagkukontrol, pwede yung sarili nyo din ang nagkukontrol sa sarili nyo. Yung anxiety, yung pag-overthink, minsan kasi may influences din ng iba yan. Lalo yung mga marunong sa witchcraft kasi baka in-influensyan yung buhay nyo ba? Yung utak nyo. Lalo yung person mo. Para hindi maging porsigido, no? Pero ito, okay na to. Pang okay lang. Yung mga napapatanggal po dyan ng gayuma, no? Sa mga comment section. Basta may pangalan nyo lang, tinatry ko. Baka maramdaman nyo naman na mawala na sa isipan nyo yung person nyo. Basta bulay yung pangalan nyo. Ganun. So, ayan. Ano bang gusto sabihin sa'yo ng person mo ngayon? Gagawin niyang lahat para magtagumpay na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Yeah, magre-reach daw siya. Dahil hindi na siya stuck. Hindi na siya confused, klaro na isip niya. See, may nang ano dito, may napa-confused, may napa-stuck sa person mo, for sure. Meron na. Na parang na-juggling siya. Hindi siya makapag-ano, na parang nawala siya ng pag-asa. Meron. So, ito na lamang guys for collective readings sa mga baguhan ko dito sa akong channel. Please do subscribe at huwag niyo kalimutang i-click ang bell button nang sa garoon ay manotify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga ka-resonate sa reading nito.